Samantala, balikan po natin ang ulat kaugnay pa rin ng forest fire sa Mount Apo at makakausap po natin si Ginoong Harry Camoro, Executive Director ng Davao del Sur, PDRRMC. Magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Camoro. Si Connie Season po ito. Yes, ma'am. Good afternoon po at saka good afternoon po sa lahat ng nandikinig po. Makiki-update lamang po kami sa sitwasyon ngayon sa forest fire dyan po sa Mount Apo. Yes, ma'am. As of the moment po, ongoing po yung operation ng Philippine Air Force. Using water buckets po. At saka may operation din po tayo sa ground. May mga forest rangers po tayo composed of the Bureau of Fire, presence po ng mga rescue teams all over the region, Region 11, Region 12 po. Gumagawa po sila ng fire lines po ngayon as of the moment. I see. Ang sinasabi kasi sa ulat, mahigit 300 na hectares na po ang nasusunog. Ayan po ba, na-contain na at least dun sa area ng sinasabing 300 hectares or mas dumala pa ho? As of the moment po, na-contain po natin yung apoy. Ngayon lang po, yung tinitira po natin is yung apoy na yung sa mga puno na natumba. Yun na lang po ang natin pinupuntirya po ngayon. I see. Pero yung iba pa hong area na ito na sinasabi nyo, malaki pa ho ba yan? Gano'n ho kalawak pa yan? The same po po. The same po po. Including na po dyan yung sa North Cotabato po na side, saka sa Davao del Sur po. Natukoy na ho ba natin at meron na ho ba tayong definitive na sanhi po ng pagkakasunog dito? Kasi ang sinasabi, mga camper po talaga yung daw yung may kasalanan dahil nag-iwan sila ng mga sulo nila? Wala pa po kami official statement regarding on that, ma'am, kasi po yung objective po ngayon ng regional incident management team ng Region 11 po is yung fire suppression at saka yung mga to create mitigating measures po na maka-lessen po natin yung fire. Then after that, siguro po, pag ma-declare na po ng number of fire na fire out na po yung incident, then we'll conduct our immediate investigation po doon sa joint investigation po doon sa incident po. Kamusta po ito at paano ho nakaka-apekto ito doon sa mga kalapit na mga residente pong nakatira dyan? Ma'am, to inform po sa public na wala pong mga residente na nakatira po doon sa sa area. Kasi masyado pong malayo. Pero ngayon po, marami pong malaki po yung tulong na ginagawa ng mga locals po doon sa taas. Kasi sila po yung nag-guide tsaka sila yung nagpo-porter po sa lahat ng mga logistics na kinakailangan ng Bureau of Fire tsaka Forest Rangers po natin, ma'am. Meron ho kayong komento doon sa unang balitang na banggit na may balak na kayong isara yung bundok sa mga trekker ng 3 hanggang 5 taon matapos po itong insidente? For me, ma'am, personally po, I'm a mountaineer but I do suggest po sa siguro for after this investigation, I'll be writing a letter for personally lang po, ma'am, to those who are in authorities na kung pwede po forever na po natin isara itong bundok na ito kasi napaka-solid at napaka-sagrado po na lugar na ito tapos ngayon na nangyayari. Kaya siguro sa mga pinagagawa natin sa taas, yun, medyo nagka-create po ng effect po. Alright, magpapasalamat po kami muli sa inyo po, Mr. Harry Camoro, no, sa inyo pong binigay sa aming oras at mga update na yan. Yes, ma'am. Thank you po at any time po. Yan naman po si Mr. Harry Camoro, Executive Director ng Davao del Sur PDRRMC.